Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sulthanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngayon ay nasa kwento sa sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa life story niya. Tayo ay umabot sa kwento ng pagbabanggit ng nasab o kaya'y lahi ng ancestry, mga ninuno ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ating huling diskusyon, ating naabot ang kwento tungkol kay Abdul Muttalib. Kung saan si Abdul Muttalib ay ang lolo, kay ama ng ama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tatay ni Prophet Muhammad ay si Abdullah, at si Abdullah ang kanyang ama ay si Abdul Muttalib. Umabot tayo sa pagkukwento tungkol sa mga pangyayari sa time ni Abdul Muttalib. At sisimulan natin inshallah ta'ala ay gabi bilang pagbabalik ka na ang dalawang mahalagang kwento na nangyari sa kapanahonan ni Abdul Muttalib. At ito ay yung pagkakatuklas nilang muli ng Zamzam, at ang ikalawa ay ang pagsasakatupara ng Abdul Muttalib sa kanyang naging nagar o promise sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ating babalik tanawin ang tungkol sa pagkatuklas ni Abdul Muttalib sa tubig ng Zamzam. Isang gabi na naginip si Abdul Muttalib, at sa kanyang panaginip mayroong kumausap sa kanya na boses at sinabi sa kanya, "Puhkum kayo." Sabihin, bukayin mo ang bagay na dalisay o puro. Clear. At tinanong niya ang boses sa kanyang panaginip, "Wamahok kayo? O ano yung tayo?" Hindi sumagot ang boses sa kanyang panaginip. At nagtapos ang kanyang panaginip sa ganoong sitwasyon. Ikalawang gabi, na naginip siya muli, meron na namang boses kumausap sa kanya. Yun pa rin ang boses, sinabi sa kanya, "Uhkul barra." Kain mo ang bagay na mahalaga, precious. So tinanong niya, "Uhkul barra, ano man ang ibig sabihin? Ano yung sabi ng barra, ang mahalagang bagay, precious." Hindi sumagot yung boses na kausap niya sa kanyang panaginip. Nagtapos ang kanyang panaginip sa kanyang alagay. Ikatatlong gabi, bumalik ang boses sa kanyang panaginip at siya ay utusan ang salitang, "Oh, for Zamzam. Bukain mo ha, Zamzam." At kanyang tinanong, "Umahol Zamzam, anong Zamzam?" Sabi ng boses, "Zamzam, layak na, wala tugaw." Zamzam, yan ay tubig na hindi siya nauubos, hindi siya nagdudry. Wala tugaw, hindi siya nauubos. "Watas kim hadidi la'adam." At itong Zamzam, sabi ng boses sa panaginip, ang tubig ng Zamzam, "Tas kim hadidi la'adam." Mapapainom niya, kaya-kaya ang painumin ang mga malalaking delegation ng mga hujjaj, the Hajj, every year, dahil sa tubig ng Zamzam. At continuation ang sinabi ng boses sa kanyang panaginip, "Zamzam, by ng park, you are done." Makikita ko sabi ng Zamzam sa pagitan ng laman loob ng isang pinatay na pamilyo,
at dugo. At meron uwak na puti at paa, at meron din ugat ng mga langgam sa ilalim. So, ang nakita o narinig ni Abdul Muttalib sa kanyang panaginip ay hindi masyadong malinaw. Pero alam niya na meron na tao na tubig zamzam na iiwan o kaya'y naging mana, pinagmana ng kanilang mga kaninunuluhin at kanilang mga fathers, mga grandfathers. Pero hindi lang nila sa so, kinaumagaan, ang nangyari, hindi masyadong dinibdib kumbaga ni Abdul Muttalib ang panaginip at siya'y napadaan sa lugar kung saan malapit sa Kaaba. At nagkataon may nakita siya sa area, meron pa siya nakita sa lugar na yon na dugo at sa kalangan loob kasi meron pinatay doon na isang hayop, may mga kamilyo. So may nakita siya dito sa kabila yung laman loob, naiwan doon, patapos kinangin at nasa kabilang dako naman ang dugo. So medyo naalala niya ngayon ang panaginip. At nagkataon din sa lugar na yun, meron naman uwa na puti ang paa at meron din sa area ng mga langgam. Meron pugat ng mga langgam na doon. So ngayon, naalala niya na parang puzzle ang panaginip at nabuo. Nandoon lahat ang mga signs o simbolo sa kanyang panaginip tungkol sa Zamzam. So ngayon na-realize niya, baka ito ang lugar. Baka mga landmarks o symbols ang nakita ko sa panaginip o narinig. So dali-dali siya kumuha ng pangbungkal. Inawag niya ang kanyang anak na si Har. Sa mga panahon ito, isang pala ang anak ni Abdul Muttalib, isang lalaki, si Al-Haris ang pangalan. So dali-dali nilang binungkal ang lupa sa area na yun. At alam natin, o yung mga nakapunta siguro sa Kaaba, alam niyo yung tubig ng Zamzam, hindi nalalayo sa area kung nandun, kung saan nandun ang Kaaba. So, nung siya ay magbungkal sa lugar na yun, ang nangyari sa mga taga Makkah, yung mga Quraysh, natural sila ay nagagalit. Nagalit sila. Kasi, ang Kaaba dapat binibigyan ng respeto. Huwag kang gumawa ng masamang gawain. So, ang ginagawa na yun, yung Muttalib at kanya anak, binubungkal ang lupa sa harap ng Kaaba. Ang sabay kuwa. So, parang hindi nila nagustuhan ang ginawa ni Abdul at kanya anak na magbubungkal ng lupa o gagawa ng paguluhan o disturbance sa area. O, sa kanilang palagay, kailangan i-respeto ni Abdul Muttalib ang pagiging malakal at taas-taas na kalagayan ng area na yun sa tabi ng Kaaba. So, kanilang pinigilan si Abdul Muttalib. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagbubungkal ng lupa dyan? Hindi lang bumibong sa Abdul Muttalib. Tuloy-tuloy lang sa pagbungkal ng lupa kasama ang kanyang anak. So, nagpumilit sila na sila ay pagbawalan, pero wala silang nagawa. At sa huli, wala rin silang nagawa. So, pinabayaan na nila magbungkal ng lupa sa Abdul Muttalib at kanyang anak na si Harun. So, malis na sila ng pagkalipas ng ilang mga oras o panahon sa pagbungkal ng Abdul Muttalib, bigla na lang siya napasigaw at nagpumigay at bigay ng papuri sa Allah. Praise Allah sa barang ta'ala. At sumigaw ng papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bala sa atin, nagsabi ng alhamdulillah o bilang pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang pasigaw. So, nagulat din ang mga tao sa area at sila ay nagtungo. Bakit kaya sumisigaw si Abdul Muttalib at siya ay nagpray sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanila pagkamangha kanilang natuklasan na nabungkal at natuklasan pala ni Abdul Muttalib ang rim mismo ng pinatawag na tubig zamzam. Ibig sabihin, na-discover niya ulit ang tubig zamzam na halos ilang dekada ng nakabunan. Sa time pa ni Ismail alayhis salam, pag-aharing ng Majuro, kanilang tinabunan at ngayon, natuklasan ulit
ni Abu Muttalib sa anak kanyang anak. So malaking ni'mat, malaking blessings kay Abdul Muttalib sa pamilya niya at sa mga tao na natira sa paligid ng Kaaba o sa ating tao na ating lugar niya ng Makka. Ngayon, ang nasa isipan ng mga tao sa loob ng Makka, yung mga Quraysh, yung mga leaders sa loob, obviously, si Abdul Muttalib ang mas mataas na posisyon kaysa kanila. Pero meron din mga secondary leaders sa loob ng Makka. Ang kanilang naisip, ganito, kailangan natin pagsalusaluan o kaya paghati-hatian ng Zamzam. Ito ay biyaya at mana binana natin sa ating mga ninuno, sa ating ama na si Ismail. Salam. So biyaya sa ating binana natin sa ating mga ninuno ng Zamzam. So, kailangan natin mag-share o kaya magbiyaya. Kailangan tayo may ating ito lahat. Walang magmamayari na isang tao lang. Yun ang nasa isip ng mga tao sa hatpak. Pero ang sagot ni Abdul Muttalib, hindi pwede ganyan. Ako ang nakikita ng panaginip at ako rin ang nagbukal at aking natuklasan ng Zamzam. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nun, sa akin, ako lang at ako lang ang magmamayari nitong Zamzam. Hindi kasali ng ibang tao na hindi pupabibigyan ka ng tubig. So, hindi rin nagustuhan ng mga taga-Makka ang sinabi ni Abdul Muttalib na pupumilit sila. Ha? Pupumilit sila i-convince si Abdul Muttalib na i-share ang pagmamayari sa Zamzam. Pero nagpumilit din si Abdul Muttalib na huwag. Hindi pwede, akin lang talaga ito. Hanggang sa nagkainitan at hanggang sa umabot na sila ay nalalapit na sa pagkakaroon ng labanan o gera. Dahil ganyan ang mga Arab naman, pwede silang magpatayan, magkaroon ng gera pag hindi nagkasundo sa mga bagay-bagay. So ito dahil sa tubig Zamzam, nag-i-insist yung mga taga-Quraysh ibang leader doon sa Makka na kailangan ma-share ang responsibility o pagmamayari sa Zamzam at ang gusto niya doon talaga sa kanila nagkainitan at umabot sa sila ay muntik na mag-declare gear sa bawat isa by magiging kung sa atin sa context natin dito sa Davos City siguro o sa ating ibang mga tribe o Muslim tribe magkakaroon ng rito na clan yun o family ko yung kumbaga. Away ng pamilya. Mag-aaway yung Banu Hashim. Ha? Bani Abdimuna. Ha? Bani Adil. O Bani ng ibang pamilya. Mag-aagawan. So, nagkaroon ng isang suggestion para hindi maging gera ang resulta, ang diskusyon. Ganito ang gagawin natin. I-consult natin sa Saka, so which? Yun ang ginagawa ng mga Quraysh. Pag mayroon silang issue na hindi ma-resolve, huwag na tayo sa which? Sa Saka. Ayun, parang may mga black magic na tinatawag. Yung mga may kinakausap na jinn, puso sa kanila sa time, mayroon silang natawag na which? Saka, Saka. Sa kanilang time, mayroon isang which to the way, Saka. Okay? So, i-consult natin ang witch kung sino ang dapat magmamayari na tubig. Then, pinuntahan nila doon sa area may witch na ang tawag na Banwasa. O kay Banwasa. Hindi Banwasa, Banwasa. Pinuntahan nila sa area. Pagpunta nila doon, nagkataon wala doon yung babae, yung witch na pinukonsult ng Quraysh at napag-alaman nila itong witch ay nag-transfer na ng lugar. Pumunta na sa Syria, sa Sham. Malayo-layo na. So sabi nila, sige, punta pa rin natin. Kailangan pa rin solve ang issue. Para malaman talaga natin kung sino ang mayari o kung mayari talaga ng tubig ng Zamzam. So, pumunta sila. Nag-travel mula sa Makka, sa Hijaz,
tungong Syam, tungong Syria. So malayo, paglalakbay ang kanila, kakahapin. At sila ay isang kapila o delegasyon o ng convoy. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-travel papunta sa Syria, kung saan nandoon doon ng transfer ng lugar ang which na yan ipukonsulta, naubusan sila ng tubig. Naubusan sila ng baon ng tubig. At alam naman natin siguro, pag nawalan ka ng tubig sa travel, na hindi gumagamit ng aeroplano, gamit ang kamelyo at mga kabayo lang sa desierto, ay talagang maghihirap ka pag wala ka ng tubig at napakainit ng daraanan sa desierto at magkakamit ka lang. So naubusan sila ng tubig at sila ay nanghina na at kanilang na-realize sa huli para mamamatay na tayo dito sa kalagitnaan. Hindi na tayo harapin sa ating patutunuhan. Parang napag-isip-isip na nila mamamatay na tayo sa lugar na ito, na sa kalagitnaan ng disyerto. So sabi nila, nag-suggest si Abdul Muttalib sa kanyang mga kasama, irespeto naman natin ang ating sarili para at least pag mamatay tayo dito, magkakaroon tayo ng magandang libingan. So ang gagawin natin, sabi niya, kasi pag magpupumilin tayo, magpapatuloy sa ating paglalakbay, mamamatay tayo lahat sabay-sabay. May expose ang ating katawan ng walang magandang living, walang mayos na living. So ang gagawin natin, magbubungkal na tayo ng ating mga kubot, ating mga libingan, at doon na tayo maghihintay ng ating kamatayan. Kasi total, kapag isip-isip naman natin, sabi nila, mamamatay naman talaga tayo, wala ng tubig. Uhaw na sila ng pagkain. So, magbubungkal na sila ng kanilang sariling mga libingan. At sila na ay nagbungkal ng kanilang mga libingan at sila nagsimulang humiga sa loob ng kanilang mga libingan bilang paghihintay na maabot ang oras o minuto o segundo na sila ay dadagdan na ng kanilang kamatayan at sila ay gutom na at uhaw na pagod na sa kanilang paglalakbay. At sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Hina na. So sure na sa kanilang palagay mamamatay na sila. Ginawa nila yun, hina. Pag-save sa kanilang mga katawan. Para sabi nila pa, sa ating opinion, o sa ating gagawin ngayon, kung may mamatay na, at least pag mauna, mamamatay isa, matatabunan pa ng iba. Magubuhay pa man, diyan sabay-sabay. So matatabunan. Ang mangyayari, kung ito gagawin sabi nila, at least ang maiiwan lang na ka-expose sa labas, isa lang. Ang maunang mamatay lahat, matatabunan. So hindi ma-expose ang ganyang bangkay, hindi kakainin ng hamyo, hindi kakainin ng mga ibon. So may magandang libing. So yun ang pinaka less na bagay ng kanilang mga gawa. At least isa lang ang maiiwan na walang walang magbibigim sa kanya ng maayos. Isa lang ang maiiwan. So, at least yung mga maunang mamatay, swerte, matatabunan pa sila. Yung sunod, matatabunan ng next. So, maiiwan na ang last. Pero kung magpupumilit sila, maglalakbay, ipukontinue, mamamatay na talaga sila na sabay-sabay. Wala. Ito, mangyayari sa kanilang magandang libing. So, ganun. Naghintay na lang sa kanilang libing. Nakatingin sa lapit. Naghihintay ng himala. Nang napag-isip-isip ni Abdul Muttalib, nung sila na ay nasa kanilang kalagayan, na nakahiga sa loob ng kanilang libingan, na naghihintay na lang mamatay para matabunan ng isa sa kanila, o sunod-sunod, na pag-isip-isip niya Abdul Muttalib, teka, sandali lang. Parang hindi maganda itong ating naisip, hindi siya wise na decision. Tayo ay mga taong may pag-iisip, hindi tayo ay taong maluko-luko. Kailangan natin magtsaga at panganap talaga tayo ng tubig. Hindi magandang ganito ang ating gagawin na maghihintay na lang sa ating kamatayan at wala tayo
gagawin? Kailangan natin magtsaga. So, sumunod sila. Sila ay naghanap ng tubig sa area. At sa kanilang paghahanap, si Abdul Muttalib pa rin ang nakahanap ng tubig. Ang iba ay hindi nakahanap. So, nakahanap si Abdul Muttalib, nimat na malaking. So, nung siya ay natakuha ng tubig at sila ay naligtas, na-realize ng mga kasama niya na nag-claim din na dapat sila ay makashare sa tubig ng Zamzam. Ang kanilang sinabi, bilang declaration sa kanya, kung iniligtas ka ng Allah Ta'ala sa ating kalagayan ngayon sa disyerto at nakahanap ka pa rin ng tubig, binigyan ka pa rin ng blessing, nikmat ng Allah Ta'ala sa ganitong kalagayan, at ipinakita sa iyo ang panaginip tungkol sa pagtatuklas ng Zamzam at ito ay iyong natuklasan, ito ay talagang indikasyon, sign, na talagang ikaw ang dapat mag-ari ng tubig ng Zamzam. So, nagsasubmit na kami. Hindi na namin i-push ang naming claim na umagaw pa sa tubig ng Zamzam. So, sa madaling salita, sila ay nagsindik o kaya naniwala na talagang ang may karapatan sa tubig ng Zamzam ay si Abdul Muttalib at siya lang po siya mag-ari at kanyang pamilya. Right. So, sa mga panahon nyo, si Abdul Muttalib, kung sila ay nasa Makkah, naramdaman ni Abdul Muttalib na siya ay mahina. Ibig sabihin, mahina, hindi physically mahina. Mahina siya in terms of manpower o lakas sa loob ng Makkah, sa authority. Kahit siya ay tinitingala nila bilang leader nila. Actually, siya ang tinitingala na bilang pinaka-leader sa lahat ng mga leader sa mga. Pero nararamdaman ni Abdul Muttalib na siya ay parang mahina. Wala siyang buwesa. Wala siyang lakas, kumbaga, in terms of tao ng power. Bakit? Kasi isa lang ang anak niyang lalaki. Si Harith lang. At sa Makkah, ang issue, yung trend, ang lakas mo ay nababase o sinusukat sa dami ng manpower mo. Sa dami ng anak mong lalaki, sa dami ng mga kapatid mong lalaki, sa dami ng mga uncles mo, father side or mother side, doon sinusukat ang lakas ng isang buong pamilya. Kahit sa kapanahon na natin ngayon, gaya ganun din. Ganun din ang case. So dahil isa na anak ng lalaki, ang nararamdaman niya Abdul Muttalib, siya ay parang may kulang, nahina siya. Kahit siya ay kinikilala bilang leader nila sa loob ng Makkah. So dahil doon, humingi siya sa Allah Ta'ala ng dua. At hindi lang basta dua, ibang klase type of dua. Ang ginawa niya siya ay nagnada. Ibig sabihin ng nada, parang magpaprat, mahihingin ka sa Allah at papramis ka sa Kanya na pagbiligay niya, mayroong kondisyon, may gagawin ka. Ya Allah, hinihingi ko ito sa iyo. Inshallah, pag binigay mo sa akin, gagawin ko ito. Ibig sabihin, may kondisyon ka. Inilakak. Ikaw mismo, nagkondisyon. Kasi gusto mong ibigay sa iyo ng Allah. So para gusto mo talagang ibigay siya ng Allah, kukondisyon ka rin sa Allah. Ya Allah, example, mayroon kang exam na iti-take. Example, board exam. Ya Allah, papasahin mo talaga sa board exam na to. Pag nakapasa ako, magpapasting ako ng dalawang buwan. Promise yan. Ang tawag doon ay Arabic nadar. So ang nadar, hindi siya wajib. Pero ikaw ang magiging dahilan para maging wajib kasi nag-promise ka at kumondisyon ka sa Allah. Therefore, isusulat ng Allah na wajib na sa iyo. Kailangan mo sundin. So, pag hindi mo sinunod, napakalaking kasalanan. Ipapanish ka ng Allah Ta'ala pag namatay kahit di mo natupad. Nada. So si Abdul Muttalib, dahil sa kanyang naramdaman na hina ng kanyang authority sa Makkah, humingi siya sa Allah at nagnada. Ya Allah, pag ako ay biniyayaan mo ng 10 anak na lalaki, lalaking hinihingi. Kasi nasa lalaki talaga ang lakas.
kanyang kapanahon. Pag binayaan mo ako ng 10 anak na lalaki, promise ko, unagar ko sa iyo, isasacrifice ko ang sa kanila. Yun ang condition na nilagay ko. Hindi magpapasting, hindi magsasabayan ng kausat rakaat, kundi isasacrifice ko ang isa sa kanila. May isasacrifice, i-offer ko sa iyo, i-slaughter. Kakatayin. Yun ang ibig sabihin ng isasacrifice. Pag binigyan mo ako yawa ng 10 anak na lalaki. Okay? So pag sinabi mo, done deal, wala nang bawian. E pwede ay, wait, sorry ako ka, hindi ko sinasadya. Walang bawian niya pag lumabas sa dina. So kaya pag-careful tayo sa ating dua. Huwag ka nang magnadara. Dua ka lang pag indikasyon na kakayanin mo. Hilingin mo lang, huwag ka nang promise. Pag nasunod, ito yung i-promise na gagawin. Kasi naging nagagawin. So pag magdala tayo, kung gusto natin ito yung wajiban, magingin ka lang. Allah. At ito ay yung maramdaman kung hinihingin mo. Pero, yun na. Then, huwag ka nang magnadala ko. Ayaw mo, magka-problema. So si Abdul Muttalib, sa kanyang pagnadala, binayayaan lang siya ng Allah Ta'ala ng 10 anak na lalaki at 6 na anak na babae. Si 16 lang ang anak niya, Abdul Muttalib. So nasunod ang nadala niya. O kaya'y nasunod ang hilig niya. Ngayon, nung naging 10 ng lalaki, naalala na ni Abdul Muttalib ang kanyang nadala. Na kailangan niya sacrifice ng isa sa kanila. And so, ngayon, nang naalala niya ang kanyang nadala, dali-dali niyang dinala ang kanyang pinili na inanadala ay sa sacrifice sa kanyang nadala ay si Abdullah. And si Abdullah, siya sa mga young guest sa mga anak ko. Hindi siya sa kapuya. So, si Abdullah ang kanyang napiling na isa-sacrifice at kumuha siya ng kutsilyo o kaya pangkatay na matulis at dinala niya si Abdullah sa harap ng Kaaba at ready-ready na niya katayin ang kanyang anak nang wala na pabiling pag-aaral naman. Dali-dali. Sa harap ng Kaaba, ibig sabihin, nakita talaga niya sa Allah na ito na ang promise. Sa harap mismo ng Kaaba, bilang witness, bilang pagsasakatupara ng kanyang nanay. Walang pagnanong isip yun, dere-derecho yun. Pero ang mga tao sa Makka at isa sa kanyang mga anak na mga kuya, isa sa mga eldest na si Abu Talib, isa yun sa mga matandang anak niya, pinigilan siya. Kumbaga sa atin, itay, huwag mong gawin niya. Hindi ka namin papayagan na patayin mo ang mga anak mo. Ano? Patay na natin mo. So, pinigilan siya ni Abu Talib. So, Abu Talib, makin na Prophet Muhammad. So, ganun din. Nakita din siya ng mga tao sa Makka. Yung mga concern sa to, pinigilan siya. Sabi nila, pag ginawa mo yan, pinigilan siya. Pag ginawa mo yan, magiging ano yan, magiging sun na yan ng mga tao sa Makka, ng mga leaders na susunod sa iyo. So, maging practice. Ganun din yung mga mother side. Ibig sabihin, yung nasa mother side ni Abdullah, yung katay na anak. Pumigil din. Di ka namin pahayaan, patayin ko ang aming anak. Di ka namin pahayaan. Mariyan. Sabi ng mga taga-Makka ng mga leaders, huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, ang mga leaders na susunod sa'yo, magiging practice yan nila, susunod niya. Kasi tinitingnan nga siya isang magandang leader. So magiging, ano na, isa sa mga footstep. Kaya yun, soon na, magkatapos niya. Ano sabi ng mga boys? Sabi niya yung Abdul Muttalib. Pero hindi niyo alam sa akin. Nadarati ko sa Allah Ta'ala. Kailangan nang gawin. Sinawajiban ako. Ito ang promise sa Allah Ta'ala na nadarati ko. Kailangan ko nang gawin. So, ang nangyari, nagka-issuehan na naman. Nag-conflict na naman ng idea. Mayroon na naman position. At hindi na naituloy. Pero, nag-insist ang bawat isa. Ituloy talaga niya. Pero, ang sabi na,
pumilit din, huwag mong gawin. Nakabunos dili ka, sabi ng Tagalog. Huwag mong patayin ang anak mo. Magiging practice yan ng leaders pagkatapos mo. So dahil nagkaitinan na naman sila, i-consult na naman natin ang witch. Mahilig sila ang consult sa witch. So consultahin natin ang witch. So pagkakataon ko, may witch na available sa area. Hindi na kailangan pumunta sa city. Meron pa malapit. So kinonsult ang witch. Pagdating sa witch, witch, anong gagawin namin? May problema. Kakatayin niya ang tumuntalib ang anak niya kasi nadara niya sa Allah. Kawajiban niya yun. Pero ang side naman ng pamilya ng anak niya, nasa mother side, hindi siya papayagan. Napatayin basta-basta ang anak. Ganun-ganun na lang. At ganun din ang mga tao sa mga, ang concern ng tao sa mga tao. Hindi siya papayagan dahil magiging practice na ito ng lahat ng tao susunod sa kanila. From generation to generation. Magiging masakit. Sabi nila, papatayin natin ang ating mga anak. Pinapatayin natin ang ating anak na babae. Nilulubong ng buhay, di ba? Tapos papatayin na natin ang lalaki. Ang mangyayari, pag tinuloy mo yan, tayo yung isang papatayan, pinapatayan. Kasi, ano yan, magiging problema. Magiging context sa loob ng mga relations, mga clans, sa loob ng mga. So sabi ng witch, wala akong ma-answer sa inyo ngayon. Pero, ikukonsult ko muna ngayong gabi ang aking jeep para magkakaroon ako ng decision ng gagawin niyo. So, bukas ako magbibigay ng answer sa inyong consultation kung anong gagawin dyan sa inyong problema. Okay? So, iniwanan na ganun. Kinabukasan, pagdating ng araw, may answer na ang witch. Sabi ng witch, ganito. Ano ba ang ginagawa niyo kapag mayroong napatay na tao? In retribution, ayun na tao natin diya. Anong ginagawa niyo? Magkano ba ang yung danyos? Ano kaya damage? Yung blood money na tinatawag. Pag may napatay, di ba mayroong blood money na tinatawag? Para hindi na magka-problema ang bawat clan na pag-ibig. Anong ginagawa niyo? Sabi ng mga tao sa pagka. Ang ginagawa namin, pinabayaran siya ng 10 camels. Bilang kabayaran, sana mas lang ang napatay ng isang tao. 10 camels. 10 camel. Sabi ng Luis, bueno ang gagawin ganito. Mag-draw kayo ng lots. Ibig sabihin, may random na pilihan. Kasi meron doon, isa ng aliha, meron silang idol, yung mga ributo sa Kaaba, meron na that idol. Meron doon isang ributo, pangalan niya si Hubal, pinakamalaki sa lahat sa mga ributo na 300 plus. Si Hubal, meron siyang pana o arrow. Meron doon arrow, kukunin nila yun, kasi para sa kanilang arrow na yun, blessed, maparata sa kanila. At kukunin yun, ang arrow, at yun ang gagawin na pang-draw ng lots. Ibig sabihin, ilalagay ang pangalan sa kabila at sa kabila yung kapo. Parang ganun. So ganun mangyari. So iikutin ang araw, tumulo ng panat. Pag saan matuturo, saan pupoint ang araw, siya yung kakatayin. Sabi niya, pag nakapoint sa camel, kapag kakatay ng camel. Ganun. Actually, yung ginawa niya, Abdul Muttalib, bago niya pinili si Abdullah bilang katayin, pero din ang ginawa niya. Nilagay rin niya ang pangalan ng kanyang mga anak lahat, yung sampo, pangalan nila, then, ganun din ang ginawa niya sa araw. Inaikot, kung saan magpupoint yung araw ng isang pulo ng pana, siya yung kakatayin. Sa nagkataon man, nung pinili niya sa kanyang sampung anak, si Abdul naman ang napili. So, kaya yun ang kanyang binalang kakatayin si Abdul. So, ngayon, ang sabi ng witch, ganito ang gagawin niya. Lalagay niya sa kabila, si Abdul, sa kabila ng 10 camels. At iikot ang pana, yung mago. Kung saan man, patutumo yung araw, siya yung kakatayin. Okay? So, 3-9.
First try. Umarap kay Abdullah. So ang sabi ng witch, dagdagan natin ng 10 camels sa kabila. Kasi ayaw talaga nila makatay si Abdullah. Kasi yun ang ayaw ng mga sinog ng makala. So 10 camels, dinagdagan, 20 lang. Then try again. Ikot na naman. Paglabas na naro, bakit mo parep kay Abdullah? Inulit, dinagdagan ng 10 camels. Then again, kay Abdullah pa rin, dinagdagan ng 10 camels. Hanggang sa naging 100. Ibig sabihin naka 10 times. 100 na kami sa kabila. 100. So nung 100 na nilagay sa kabila, si Abdullah sa kabila, this time, pag-ikot, himala, humarap na kay, humarap na sa 100 comments ang araw. So ngayon, sabi niya, sabi naman tao sa Makta, ngayon, masisingin ang anak mo na si Abdullah. Hindi na natin kakatayin. At yun din ang gusto ng mga tao na hindi talaga, hindi kailangan makatay siya Abdullah. So 100 comments. So sabi niya, Abdullah talaga, hindi pa. Hindi pa yung final. I-try ka natin ulit. Baka, tsamba na. Pinahin niya Abdullah, bakit tumutay ulit, pinaikot ulit. Pag-ikot niya, ah, talagang sa 100 comments talaga umarap. Sige, second pa. Kalawang try ko ulit, para sure. Pag-ikot ulit, talagang sa 100 comments pa rin. Hanggang 3 times, para sure, sa kanyang tumutay. Talagang patungo lahat kay, patungo talaga lahat sa 100 comments. Talagang, sabi niya ngayon, sure na. Ang indikasyon nito, talagang 100 comments ang dapat katayin, libre na si Abdullah. At kanilang kinatay nga ang 100 camels at si Abdul Muttalib ginastusan niya ang 100 camels at ang mga kamil na kinatay kanyang pinagsadapa sa mga tao sa loob ng Makka at hindi lang mga tao na kain ng laman nito o ng meat pati mga animals at mga ibon isa nga sa description pag binabanggit si Abdul Muttalib Muttimuttalibisama siya na nagpakain ng mga ibon na lumilipad sa lamin. Dahil sa sobra-sobra. Kasi 100 camels yun. So kinatay lahat at dinistribute sa mga kain ng hayop sa lupa, hayop na nasa ibabaw ng hayop sa lamin. At hindi kumuha si Abdul Muttalib ng laman o kahit anong part ng mga kain na kinatay. Bilang pagpapakita niya sa Allah ng kanyang pagkaseryoso sa kanyang sacrifice at nadal sa pagtupad ng kanyang nadal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pagkalipas ng panahon ng ating mga alala sa hadith, tinawag ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibnu Dabihatayn. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Ibnu Dabihatayn, anak ng dalawang sinakripisyo. Anak siya ng dalawang taong sinakripisyo na kinatay, na dapat kakatayin. Dalawang tatay niya na dapat kakatayin. Sino first? Si Ismail alayhis salam. Kasi ninuno niya yun. Dapat kakatayin din dyan eh. Tatay niya si Ibrahim. Diba? Yun sa panaginip. At ito naman si Abdullah, dapat kakatayin din kung hindi lang na si Manalag Kamis. So, siya ay Ibnu Dabihatayn, si Prophet Muhammad. Anak, ang dalawang taong dapat nakakatayin sa atin. So, ngayon tumabot tayo sa kwento na ama mismo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumabot na tayo kay Abdullah. Nagana natin yung Poseidon Gilad, tumabot tayo kay Dumana, Ben Hashim, at napag-usapan na natin si Abdul Muttalib, ang totoong pangalan niya ay si Shaybah. At ito nga, anak niya na si Abdullah. At si Abdullah, ang tatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa na si Amina binti Wahab. So ito yung ancestry ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ulama, mula kay Ismail, from generation to generation, lahat ito ay puro mga taong matataas at damal. Mga tahirun at tahirat sa mga kaamahan at mga kainaan. Hindi dumaan ang lahi ni Prophet Muhammad sa masamang lahi.
lahat ito ay nasa halal gawin sa kanilang tradisyon, nasa syariah nila lahat, at ito ay katanggap-tanggap, walang tinatawag na sapa sa lineage o bloodline na dinaanan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kanya naman na si Abdullah, anak ni Abdul Muttalib, dahil siya ay isa sa mga pinakamahal na anak ni Abdul Muttalib, nung umabot siya ng edad na 8 years old, pinaasawa siya ng kanyang anak ni Abdul Muttalib sa babae na si Amita bint Wahab, na isa rin sa mga babae ay mataas na pamilya sa loob ng Makkah. Galing siya sa mataas na, isa sa mga best na babae sa kanilang kapanahonan, si Aminatu bint Wahab. Then, pagkatapos ng kanilang pagsasama, nabuntis si Aminatu bint Wahab, at nang umabot ang pagbubuntis niya ng dalawang buwan, si Abdullah na ang mama ni Prophet Muhammad SAW ay nagpunta sa Medina, at siya ay patungo siya dahil sa meron siyang business. Kasi siya sa mga businessman ng sa Quraysh, ng Makkah. At nung siya ay pabalik, kasi siya ay inabutan ng kanyang kamatayan nung siya ay pauna kalin sa kanyang travel. Namatay siya, manawapat siya, ang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa sinapugunan pa lang ng kanyang ina. Sabi ng mga oracle ng mga historian, 2 months pa lang sa tiyan ng kanyang nanay. At nahilibing nga si Abdullah doon sa Medina, doon siya nahilibing kasama ang kanyang mga, so may mga pamilya siya doon, mother side, mga Bani Adi, Ibn Anadjar, taga Medina, mother side ng tubo. So doon siya nahilibing. Si Prophet Muhammad SAW ay siya ay nasa loob pa ng tiyan ng kanyang ina, na sila namin na ito, bint Wahab. At yun ang katapusan ng ating pagkwento sa bloodline inis ni Prophet Muhammad SAW wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa